Mula sa 6% noong November 2018, bumaba sa 5.1% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin sa bansa nitong Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamababang inflation rate sa bansa mula noong June 2018. The slowdown of inflation in December 2018 was mainly driven by the deceleration in the annual increments of food and non-alcoholic beverages and transport. Humila rin sa pagbaba ng inflation ang pagbaba ng pamasahe sa mga pampasaherong sasakyan. Sa National Capital Region, bumaba sa 4.8% ang inflation mula 5.6% noong Nobyembre. Nasa 5.3% naman ang inflation rate sa labas ng NCR na dating nasa 6.2%. Ikinatuwa ng Malacanang ang pagbaba ng inflation rate nitong Disyembre, pero hindi pa rin daw magpapakakampante ang administrasyon. Gagawin din daw nila ang lahat para mabalanse ang economic progress ng bansa. Lalo na't ang average inflation rate para sa 2018 nasa 5.2% na lampas sa target niyang 2.4%. Ang average para sa 2018 mas mataas ng 2.3 percentage points kumpara sa average noong 2017. Ito na nga raw ang pinakamabilis na average ng inflation sa bansa mula noong 2008 kung saan umabot sa 8.2% ang inflation rate. Malaking bahagi ng pagbaba ng inflation rate ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. At sabi ng Department of Energy, may nakaambana namang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, dapat ipatupad muna ang mga rollback sa produktong petrolyo bago magpatong ng dagdag na excise tax sa krudo. Kaya nga gusto kong gusto nating ma-emphasize, no, na i-apply muna yung rollback para ma-determine yung base price bago i-apply yung excise taxes at saka yung kasama niyang value-added tax. Nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law ang pagpataw ng 2 pisong dagdag excise tax sa kada litro ng gasolina at diesel, dagdag piso sa kada litro ng kerosene at dagdag piso sa kada kilo ng LPG simula ngayong Enero 2019. Papatawan pa ito ng 12% VAT. Pero ayon sa ilang oil industry source, malabo ang sinasabing oil price rollback ng DOE dahil tumataas na naman daw ang presyo ng krudo sa world market. Lala Roque, GMA News.